Hello po, maligayang pagbabalik sa ating lahat. Ayan, kumusta po kayong lahat? Magandang magandang araw, magandang magandang gabi, at magandang magandang buhay po sa ating lahat. O ayan. So, ang ating buhay naman no, para sa ating pagbabalik sa ating tarot card reading ay ang para sa mga kandidato sa election. Okay, so, paki-check nyo po yung mga naunang videos, mga naunang kandidato na po. Ngayon naman, ang ating babasahan ng tarot cards ay si Honorable Tito Soto or Ginoong Tito Soto. Tito Sen, kung tawagin. Okay, so, i-shuffle ko lang po yung kanyang cards. Tingnan natin kung ano naman ang sinasabi ng kanyang cards. So, check nyo po yung ibang videos para sa mga kandidato pong gusto nyong panoorin ng tarot cards or ang tarot card reading nila. Okay, so ito na po yung kanyang cards. Yeah. Okay, so first card para kay Tito Sen. Wow, oh, diba? Justice ka agad. Justice is served. O, ayan. Justice. E di, ano, kung ano man yung kanyang ipinaglalaban, ano man yung mga alitan siguro, or meron man siyang mga disputes, or mga arguments, o yun, mananalo siya. Okay? Merong hustisya, kung ano man yung mga yun. Right, ang ganda naman ng first card. Diba ang ganda ng upo? O yan. Leader na leader. Okay. Next card. Parang ang gulo. Okay. Next. Wow! O diba? Sundan pa ng The Magician. Amazing. O yan. Meron siyang minamanifest. Meron siyang gustong maabot. Meron siyang ginagawa para maabot yung kanyang minimiti. O yan. Parang yung nagmamagic. Diba? Yun. Siguro nga meron siyang gustong marating or gustong maabot. Kaya naman o, The Magician siya. Okay? Kasi naman available sa kanya lahat yung mga kailangan niya. Maring yung mga material na bagay, kaperahan, or mga tao sa paligid. Kailangan niya ng network or ng connection. Ganun. Available lahat para sa kanya. Kaya, yun, kayang-kaya niyang abutin kung ano yung gusto niyang maabot. Okay, next. Ganda na naman. O, diba? Nine of Pentacles, ayan. Kaperahan or independence or ma-enjoy niya yung kanyang kung naman yung kanyang pinagsisikapan, kanyang pinaghihirapan. Ayan, parang The Magician, o diba? Kung ano man yung kanyang tinatrabaho dito, ano man yung kanyang minimiti. Ayan, mukha namang ano, positive. Ma-enjoy niya kung ano man yung kanyang pinaghirapan. Kung business man yun, o diba, kahit na solo flight, ayan, mag-enjoy siya. Alright, next. Ang ganda naman ng mga cards. The Lovers, o diba? Ayan. So, maaaring ang The Lovers ay ang kanyang, ano mismo, ang kanyang relationship with the wife. O yung partnership nila or maaari din naman itong partnership pagdating sa business or kung ano man yung kanyang pinagkakaabalahan, maaari ding partner dito sa yan kanyang pinagkakaabalahan or ang kanyang minamagic. Okay, alright, next card. Four of Pentacles. Ayan. So, kung dumarating man ang kaperahan,
Ay, naghihigpit din siya, nagtitipid. O, di ba? Siguro nga maraming gastusin. Kaya kailangan, ayan, higpitan din ang hawak sa pera. Para hindi nalulustay, hindi nasasayang. O, di ba? Hindi siya nawawaldas lang. Ayun, very practical. Okay? Or, maring, yan, sa kanyang mga partnerships, ay naghihigpit siya. O, yan. Nag, what do you call this? Nag-iingat. Okay? Ayan. Kung ano man yung mga pinagkakabalahan, kung mayroong mga deal or partnerships, ayan, nag-iingat siya. Alright, next. Madulas. Madulas ang cards. Oops. Okay. Ayan, Seven of Cups. Marami siyang pinagpipilian. Okay? Dami niyang choices. Or, maaring madami siyang panaginip, madami siyang gustong abutin. Or marami siyang gustong gawin sa buhay. At hindi siya makapamili kung alin ang uunahin, alin ang priority. Okay. Yun. So, next card. Next card. Seven Ben. Seven of Wands. Okay. So, meron siyang, ano talaga, pinaghihigpitan or binabantayan. Kailangan niyang maging on guard. Kailangan niyang mag-ingat. Okay. So, maaring on guard siya sa kanyang properties, sa kanyang kaperahan, maaaring ding sa kanyang family or sa kanyang sarili mismo. Alright. Yun. So, alam niya yung kanyang boundaries. O, diba lahat naman tayo merong boundaries. Nasa sa atin kung iingatan natin yun, ipaglalaban natin. Okay. Babantayan. Ganun. Alright, next. Pares na naman. O, diba? Two of Cups. O, yan. Partnership pa rin. Okay. So, maring renewal of vows. Okay, lumabas ang The Lovers at ang Two of Cups. Okay. So, maaring sa dami ng kanyang choices ay isa doon ang isang proposal, maaaring project proposal, okay, or siguro organization, ganun. Okay, so marami siyang ano, siguro maraming organization na kailangang alagaan, kailangan ding bantayan, kailangang maging maghigpit, maging on guard. Okay. Or maaari din namang ito yung kanyang marriage mismo. Ayan. Na siguro nga merong renewal of vows or kumbaga mas lalong magiging romantic yung kanyang married life. Ganun. O, diba? Okay. So, last card na po para kay Tito Sen. Okay, last card. Wow! O, diba? Ayan. Six of Wands. Victory. Ayan. Success. So, kung ano man yung kanyang pinagkakabalahan dito sa kanyang second card. Ano naman yan? Successful. Or victory nga. O, diba? Or magiging mas or mabibigyan siya ng awards, ng recognition, or akyat siya ng stage para tanggapin yung kanyang mga parangal, ganun, mga awards. Okay? Ganda naman ng mga cards. Okay. So, ano ang
mo ang magiging highlight natin dito. Siguro is ito sa dami ng choices niya or sa dami ng priorities. Yun, kailangan lang siguro isa-isahin. Okay, para hindi maguluhan, hindi ma-confuse. Ayun. Anyway, ano naman siya? Magaling naman siyang ano, yan, magbantay, magprotekta, o diba? Kung ano yung para sa kanya. So, first card, justice. Makukuha niya yung kanyang pinaglalaban. And then, last card, ang victory card. Okay. So, yun. Yun pa yung tarot card reading ni Ginoong Tito Sen or Ginoong Tito Soto. I hope you enjoyed and thank you so much po for watching. Again, please don't forget to like and subscribe to my channel. Abangan niyo po yung susunod natin tarot card reading. Shout out to my best ever family. Light and love to all. Bye for now.